to guys, nandito tayo ngayon sa Manila Bay. Malapit sa may yacht club, yan po. Ito, ito yung skimmer guys. Yan, naghahakot ng mga basura at saka panyan, mga water lily. So ito, araw-araw pala naglilinis yung DPS ito guys kasi ito yung team ang daragat. Yan. Hindi naubusan ng mga basura dito araw-araw. Yan na. So tuloy-tuloy yan para hindi matambakan ng basura yung Manila Bay na dito. Maganda, malinis na. Pati yung sa may ano, yacht club. Ito, meron ng mga ayun na, may mga bangka na. Itong mga bangka guys, pang tourist yan. No? Meron silang babayaran. Tapos pwede silang pumasyal dito sa Manila Bay paikot hanggang dun sa may Paseco Beach. Wala silang bicycle rack dito. Yan, kaya yung mga magdadala ng bike wala na nga problema. Lalagay nyo lang ng kadena yan. Pag maraming water lily to guys, ito yung ginagamit nila. Dami, so ginagamit nila tong bangka guys, so para yan nila nilalagay yung mga basura. Yan, dami no? Karamihan ng basura yung mga chichirya, mga bote. Siyempre, yung mga pumapasyal dito dala sa may Manila Bay tinatapon, no? Kaya yan. Ayan yung resulta. Mga basura pala tinatapon dito, yan no, mga face mask, mga plastic bottle, no? Yan. So alam nyo ka ba yung proseso dito sa pagme-maintain ng kalinisan sa Manila Bay talaga? Kailangan araw-araw talaga, no? Paghakot, pagsusungkit ng mga basura. Siyempre katulong na rin dito yung MMDA, local at saka national government, araw-araw yan. Yan. So ito yung nagkukos ng mabigat at trabaho sa kanila, itong mga
basura araw-araw. Ito sila magsisimula hanggang dun sa may dulo, yung merong dolomite sand dun. Yan yung pinaka mabigat na trabaho nila, no? Kaya dapat talaga hindi sila magtatapon ng basura dito. Ito guys, ganito kadami, no? Yan, no? Nakapila siya yung basura. Oh, puro mga plastic wrapper talaga kung napapansin niyo, no? Doon din galing kanina, oh. So ito guys, nasa kantayo kabila, malapit sa may Ras Sulaiman. Nandito yung kan ngayon, MMDA personnel. Ayan, so tatlong grupo pala yung naglilinis dito. DPS Estero Rangers, tapos yung MMDA, tsaka yung DNR. Ayan, nag-check din sila ng coliform level dito para titignan kung tumataas or bumababa siya, no? So ganito guys, talagang mano-mano yung paghahakot nila ng basura. So yung dolomite sand, no, kabayan, hanggang doon na siya ngayon, no? So hindi pa natin alam kung may extend ba siya or abutin hanggang dito. Pero yung plano daw nila ngayon, hanggang dyan mismo. Yan, no? Yung merong heavy equipment. Ito naman daw, magkakaroon daw ng souvenir items dito, no? Itong malapit sa may Ras Sulaiman. Ito, nandito yung DNR ngayon. Kukuha ng sample lang tubig. So ganito pala ang pagpapagawa nila ng testing guys. Ilalagay nila sa kan guys, maliit na bote yung sample lang ng tubig. Oh, para mamaya.